Now, because of this, naging tuta si Noynoy sa mga hilaw, nagiging inutil tayo. Naging sunod-sunuran tayo sa mga Amerikano dahil sinipsip nila ang dugo natin, ang yamang resources natin. At the same time, sila lang ang nakabenefit. Sila lang ang nakakapera. Kaya kawawa ang taong bayan. Kaya hanggang ngayon, naghihirap pa rin tayo. Kaya nga galit na galit si Duterte sa mga kano. Pero alam nyo ba kung sinong nagpatalsik ni Marcos? Ang mga Amerikano. Sila po ang nagpatalsik ni Marcos. Pero ngayon, nandoon ang ating mabait na president. Oh, ayan. Kita ninyo. At siya pa ang humahawak sa maso ni Thor. Ayan, kita ninyo. Grabe guys, no? Pero hindi siya traitor guys, no? Sa kanyang ama. Pumunta lang siya doon guys para mangutang ng $600 million. Para yayaman sila. Para yayaman ang Pilipinas. Ganon. Kayo talaga. Napaka-negative thinking naman ninyo guys. At ito pa, at binalik na naman niya yung mga US military sa ating bansa. Kaya pagigirahin tayo sa China, aalis naman yan tulad ng Ukraine. Tapos tayo lang yung ipapain. Pero ang maganda, safe naman ang ating Pangulo, ang ating idol BBM. Kasi lilipad yan sa Amerika kasama ang pamilya. Kayo naman. Wise yan eh. Tayo lang ang mamamatay pag nagkataon. Kayo talaga. Akala ninyo matay si Idol BBM. Hindi yan mamatay. Wise yan. Kayo talaga.